Good day mga ka-riders and good day netizens. So another sold out for today, ang Sniper R155 ni Mr. Stephen Watson. Tara, silipin na natin ang kanyang specs, function at ang kanyang benefits. Tara, let's go. So magsisimula tayo ngayon sa kanyang headlight. So sa kanyang headlight is full LED lights, high beam, low beam. So ito ang kanyang high beam at saka low beam. Napakaangas at brusko ng kanyang style. So pagdating naman po sa kanyang harapan, naka tubeless type ang kanyang gulong. So size ng kanyang gulong sa harapan is 90x80x17. So single path caliper, tapos single hydraulic disc brake, tapos ang kanyang rim is mags type. So ito pala ang kanyang radiator. So meron siyang air cooled, so nag pro protection ito para iwas overheat ang iyong makina, especially sa mahaba-habang arangkada. So punta naman po tayo ngayon sa kanyang digital panel board. So sa kanyang likuran naman, naka single hydraulic disc brake, tapos naka single path caliper. So harap at saka likod niya is single hydraulic disc brake. Napakaangas at napaka safety. So tubeless type na rin ang kanyang gulong sa likod. So sa back rear niya, ang size ng kanyang gulong is 120x70x17. So model niya is 58P tubeless type. Napakaangas nito, especially pag banking. So makikita mo ang kanyang swing arm. So especially pag rough road, napaka flexible riding position nito. So ito ang kanyang digital panel board. So makikita dito ang kanyang menu. So trip 1, trip 2 at saka kilometer at saka ang kanyang gear sweep. So trip fuel, so meron din siyang seat na kanyang orasan. Napaka stylish. So combination ito ni R1. So sa right side makikita ang kill switch, tapos safety hazard. So meron din siyang front brake. So ito ang kanyang throttle. So meron din siyang electric starter. Tapos sa left side makikita ang high beam, low beam, signal light, lift from right, at saka air clutch, slippery clutch, engine. So tingnan natin ang kanyang horn. Napakaganda ng kanyang horn. So bulb type ang kanyang signal light, lift from right. So ito pala ay 6 speed. So 1 down, 5 up. Tapos meron siyang BVA, variable valve actuation. Ibig sabihin ito, pag tumakbo ka ng 70 to 80 km per hour, ma-consume ang variable valve actuation. Mas matipid ka sa gasolina mo. So ito ang kanyang decals, sticker, reflectorized po ito siya guys. So ito ang Yamaha emblem. So ito pala ay keyless. So meron din siyang electric socket, pwede ka mag charge gamit ang iyong cellphone. So ito ang kanyang ignition control. So kapag mag open ka ng iyong toolbox, i-point out mo lang sa color white. So tara, silipin na natin. So dito ang kanyang manual, lagayan ng manual, tapos tools, basic tools. Tsaka dito naman fuel tank capacity nito guys is 5.4 liters. Napakasulit especially sa mahaba-habang long ride. So mapapansin mo rin ang kanyang style ng kanyang pilos passenger, yung angkas. So ito ang side stand at tsaka center stand. So wala siyang kickstart guys.
So pagdating naman po sa kanyang tail light, full LED lights, tapos signal light left from right is bulb type, tapos may reflectorize sa kanyang sa bitana ng kanyang plaka. To napaka-durable ng kanyang style. So pagdating naman po sa kanyang muffler, may cover na at napaka-sporty ng kanyang style. Ito ang kanyang brake fluid. So ito ang kanyang back brake. Start na natin. So push mo lang to, tapos on. Meron din siyang SMG, smooth generator engine. So nagbibigay ng napakatipid sa iyong pagkonsumo sa battery. So ito ang kanya 6-speed digital speaker. Napaganda, reflectorized ito paggabi. So sa nagtatanong ng price nito, is RV price is 132,900. Napakasulit, pang lifetime talaga. Oh, so that's all for today guys. See you in my next content. Don't forget to like, subscribe my YouTube channel Arjun TV Vlog. Keep safe, ride safe. Bye-bye.